Okay, so ito yung ano, example number 1 and 2 natin para sa modified factor, yung ano, yung na-modify natin na stiffness factor. Okay? So pinagsama ko na sa isang video yung ating example number 1 and example number 2. So number 1, determine the internal moments at the supports for the beam shown in the figure. Okay? EI is constant. So as you can see, yung ating mga support is isang pin, then rocker, rocker, rocker. Okay? So this is indeterminate beam, okay? Obvious naman. Then yung ating ano yung ating beam is symmetric, okay? So symmetric yung ating beam. At the same time, yung ating loadings is symmetric din. So ibig sabihin dito sa AB, ang gagamitin natin dito is yung concept na yung K is equivalent to 3 EI over L, since this is an end span and yung ating ano far end support is pin. Okay? Then yung sa C, ganun din. 3 EI over L. Okay? Since yung ating ano, yung ating D o yung ating far end support na D is rocker. Okay? Then doon naman sa ano, KB, doon naman sa BC, ang gagamitin natin dito na K lang ah. So this is AB. Okay? Then yung gagamitin naman natin para sa BC, okay, is yung 2 EI over L, since yung ating BC is nasa condition na symmetric beam and symmetric loading. Okay, so yan. Okay, so yung ating KAB is equivalent to 3 EI over L. Ang L natin dito is 3 meters. Okay. Then yung ating KBC is equivalent to 2 EI over L. Ang L naman natin dito is 4 meters. Okay, so pwede natin i-shortcut to. Yes, ito EI na lang to. 1 na lang siya, hindi ba? Ito naman, 1 half. Okay, so anyway, solve naman natin yung ano, DF. Okay, yung mga distribution factor natin. So yung ating distribution factor for AB is equivalent to 0, hindi ba? Kasi wala naman na siyang ano, kailangang i-distribute siyan, hindi ba? Next, yung ating namang DF, BA is equivalent to KAB over KAB plus yung stiffness factor natin para sa member BC. Okay? Kasi yung ating joint B is nasa member BA and member BC. So KAB is, okay, so 3 over, ano? So 1 na lang yan. Diba? So EI na lang yan. Over EI plus KBC. So this is, ano, 1 half, no? So 0.5 EI. So ayan. So cancel out lahat ng EI. So ilan to? So 1 over 1.5, hindi ba? So 0.67. So 0.67. Okay, next. Yun namang DF BC is equivalent to KBC over KBC plus KBA. So ilan to? Ang BC natin is 0.5 EI over 0.5 EI plus EI. Okay, so ang ating DF BC, so palitan na lang natin yung numerator, gawin natin siya as 0.5. So this is ano, 0.33. Ayan. Okay? So wag na natin solve yung CB and CD kasi ano lang naman sila eh. Symmetrical naman 'to, so parehas lang sila ng makukuha ang mga DF, okay? So ayan. Ilagay natin sa table. So this is the joint. So joint A and B na lang i-consider natin, okay? Kasi symmetrical naman sila. Then member, so member AB, BA and BC. Then yung mga distribution factor natin, this is 0. Ang BA natin is ilan? Okay, 0.67. Then ang BC natin is 0.33. Then yes, nakalimutan pala natin i-solve yung mga fixed end moment natin. Okay, so solve natin yung mga fixed end moment. So para sa BA, so this is ano eh, tawag dito, isang fix, isang ano na, pin. So meron lang natin dyan, ano, FEM is yung BA, hindi ba? So this is what?
Okay, kung babalikan natin yung ano, yung table natin, that is WL squared over 15. Okay? So, this is fixed and this is pin. So, since ganito yung position natin, ibig sabihin clockwise yung ating BA sa positive. So, W is 100. Ang L natin is 3. Okay? Over 15. So, this is 60. So, positive 60. So, clockwise. Kilo, Newton, meter. Okay? Next. FEM para sa BC and CB. So, equal to. Hindi ba kasi symmetrical naman yung ating loading? So, FEM BC is equals to FEM CB. So, ito ay WL squared over 12. So, palitan natin to. Gawin natin siyang 12. Then, yung ating L, gawin natin 4. So, 133.33. Yan. So, huwag nyo kalimutan, ang ating BC is counterclockwise. Ang ating CB naman is clockwise. Okay? So, this is positive 60. Then, this is negative counterclockwise. Yan. Then, positive 133.33. Then, i-balance natin. Okay? So, doon tayo sa B. Yung ating ano balance moment para sa A is 0. Then para sa B, that is what? Okay. Wait lang. Ah, sorry. Kamali tayo. Wala tayong ano. BA pala to. AB pala to ang ano na nakuha, nilagay natin. Mali pala. Okay. So, BA pala to. Ayan, BA. Mali tayo. Ayan. So, sa BA natin, 60. Ayan. Then, ang fix and moment natin sa AB pala. Ayan, AB is 0. Naalala ko. Ayan. So, 60. Then, BC natin is what? Ito, BC. So, counterclockwise. So, negative. 133.33. Ayan. So, distributed ano natin dito. Mamaya na to. Okay. So, dito muna tayo. Sa B. Okay, so this is 60 minus 133.33. So, ibabalance natin yan. Gagawin natin siya as positive 73.33 times alpha A. Then, calc 0.67. So, 49. Positive 49.13. So, positive 49.13. Calc 0.33. 24.2. So, 24.2. Ayan. Okay. So, yun na. Balance na tayo. Kasi, hindi natin kailangan po mag-carry over dito. Okay? Kasi, ang ginamitan na natin siya ng ano, modified stiffness factor para sa AB and BC. Kasi dito, ang gagawin natin kasunod, di ba? Ibabalance natin to. Ang gagawin natin sa BA, i-carry over natin papunta kay AB. And alam naman natin na ano, ang AB is or will not take or resist any moment effect. Hindi ba? So, hindi natin kailangan pang gawin yon. Okay? So, ang ginagawa kasi natin doon, parang ano eh, ilalock natin siya. Okay? Ilalock natin yung A. Then, i-unlock natin siya para mag-rotate. Hindi ba? Then, ibabalance ulit natin. So, dito, hindi na. Kasi, ginamitin natin siya ng modified stiffness factor. So, balance na to. Okay? So, kunin natin yung summation of moment. Okay? Doon rin sa ano, sa B. Okay? Sa B, ginamit rin natin siya ng modified stiffness factor, yung BC. Ayun yung 2EI over L. Kaya hindi natin siya kailangan pang gamitan ng lock and unlocking concept. Okay? Ayun na siya. So, yun. Tama tayo dito sa moment. Sa A, 0 talaga yan. Di ba? Then, sa BA, ilan to? So, 60 plus 49.13. So, 109.13. So, wait lang. Tama ba itong 49.13? So, 60 minus 133.33 times negative 1. Okay, ayan. Times 0.67. 49.13 nga. Tama. So, 60 plus 49.13. So, 109.13. So, positive 109.13. So, ito naman. Negative 133.33 plus 24.13. So, negative 109.13.
Ayan. So, ito na yung moment natin para sa BA and moment natin para sa BC. Okay? So, number two. Ito naman yung ating example number two. Determine the internal moments of the support of the beam shown in the figure. The moment of inertia of the two span is shown in the figure. Ayan. Okay, so ito, yung ating AB, ang gagamitin natin dito is yung una nating stiffness factor kasi fixed to. Okay, so ang gagawin natin dito, yung ating B, ilalock muna natin siya, then i-unlock natin, okay? Para ma-distribute natin yung moment natin dito sa BA. Then, from BA, i-carry over natin papunta kay A. Pero dito sa BC, hindi na. Kasi since ang ating BC is end span and yung ating C is pin support or roller support, ang gagamitin natin dito na na equation is yung 3EI over L. Okay? So, punin natin yung mga stiffness factor. So, KAB is equivalent to 4EI over L. So, 4, E is constant, I is 120 times 10 raised to 6 over L. Okay, so 3 times 10 raised to 3. Ginawa ko na rin millimeters para medyo maliit lang yung So, huwag natin isama yung 4 kasi magka-cancel out din. Ay, hindi pala magka-cancel out, no? Kasi 3 pala to, no? 3 pala yung sa BC. So, sama natin. Okay, so 120 times 10 raised to 6 over 3 times 10 raised to 3. So, 160. Okay, times 10 raised to 3 multiplied by 8. Okay, so next, KBC is equivalent to 3 EI over L. So, 3E multiplied by I. Ang I natin is 240 times 10 raised to 6 over L. Ang L natin is 4. Okay? Ayan. Tingin ng aso. Ayan. So, 180. 180 times 10 raised to 3 multiplied by ayan. Okay? Okay, so, kunin naman natin yung distribution factor. So, yung distribution factor natin para sa AB is, since fix yan, okay? So, 0, hindi ba? Then, distribution factor for BA is equivalent to KAB over KAB plus KBC. Yan. Okay, so, ilan to? AB is 160 times 10 raised to 3 over 160 times 10 raised to 3 plus KBC, 180 times 10 raised to 3. So, hindi ko na sinama yung E. Magka-cancel out lang din naman. Huwag na rin natin isama yung times 10 raised to 3, hindi ba? So, 160 over 160 plus 180. Yan. So, 0.47. Yan. So, next, yung DF, okay, DFBC, okay, so DFBC is equals to KBC over KBC plus KAB. Okay, so ito, palitan lang natin yung numerator, 180. So, 0.53. So, tama naman. 0.53 plus 0.47 is 1.0. Okay, next. Yung rin pala natin, ang DF natin para sa CB, okay, is equals to 1.0. Okay, so, siya na yan. Okay? So, joint. So, joint A, B, and C members. Member AB, BA, okay, BC, and CB. Then yung ating distribution factor, this is 0, this is 1.0. Mukha siyang 10. Ayan, 1.0. Then yung ating BA is 0.47. Then BC is 0.53. Okay, so FEM. Ang FEM natin para sa BC is, okay, so ano to?
para sa busy lang, wala tayong CB kasi di naman kaya mag-take ng moment yung C. Okay, so this is W L squared over 15. Okay? Ay, wait lang. Okay, so sa number 1 ba? Ah, okay, triangle pala ito, no? So doon sa ano, sa table natin, this is W L squared over 8. So this is counterclockwise, ha? Counterclockwise yan kasi yung 600 kilonewton per meter si ikot ng clockwise, okay? So ilan to? So negative W 600 times 6 ay times L, so 4 squared over 8. So negative 1200. So yung negative ibig sabihin lang noon is counterclockwise, okay? Wala rin tayong FEM para sa AB kasi ano yan eh, di ba? Wala naman tayong loadings. So, zero yung ating AB and BA. Then, BC is negative 1,200 and this is zero. And then, ano natin? I-distribute na natin. Okay? So, dito sa B, mayroon tayong 1,200. Then, yung gagamitan natin ng modified stiffness factor na 0.47 and 0.53. So, since negative yan, gagawin natin siya as positive. Okay? Ibabalance natin. Then multiplied by alpha A, 0.47, so 564. The next, okay. Wait lang, okay, so 600, no? 600 times L, ang L natin is 4, over 8. So, this is ilan? Okay, so 1,000. So, 1,200. Okay. So, next. Yan. So, 1,200 times A. Okay, so, ilan to? 0.53 na. Okay, so 0.53. 636. Yan. Okay, and wala naman tayong moment dito. Okay. So ito na yun, balance na yung ating ano para sa point B. Okay, kasi na-distribute na natin siya gamit yung ano, gamit yung stiffness method natin o yung modified stiffness method natin sa joint B, yung 0.47 and 0.53. So na-balance na natin siya papunta kay ano, papunta kay A, kay BA to, and papunta kay BC. And syempre yung ating ano, yung ating C, hindi na natin kailangang i-carry over papunta dito kay C. Okay, kasi ibabalance ulit natin yun. Okay, so alahati na 636, then positive, then ina-negative ulit natin. So, hindi na, kasi ginamitan na nga natin ng modified stiffness factor. Pero ito, yung ating ano BA, okay, sorry, yes, yung BA, kailangan natin i-carry over, papunta kanina, papunta kay, okay, carry over natin yung moment natin, papunta kay AB. Okay, ito. Kailangan natin siyang i-carry over. Carry over, yan. Kasi itong ano, yung AB, hindi naman natin siya ginamitan ng modified stiffness factor. Okay, so yun yung ano natin. Dyan natin gagamitin yung carryover. So ilan to? 564 divided by 2. So 282. So 282. So, summation of moment, ang moment natin sa AB is clockwise na 282. Sa BA is 564. So, dito naman is negative 1,200 plus 636. Yan. So, negative 564. And yung ating moment sa C is 0. Okay. So, yan. Ganun lang yung, ano, yung pag-apply ng o yung paggamit ng modified stiffness factor. Okay. So, yan.